So ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito ay hunter nga muna tayo. So para sa mga naghahanap o nag-aabang ng hunter sa inyo, ay update nga muna tayo. Dahil sinabi na nga ni Togashi yung patungkol sa ending nito ni Hunter x Hunter. So parang tatapusin niya na nga yata yan. But anyways, ay bago tayo magsimula, ay kung bago ka pa lang sa channel natin, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin sa notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman, at yung favorite nating intro nito ni Hunter ay sa dulo nyo na lang po pakinggan after ng video natin. So yun lang naman, at huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so nagkaroon nga ng interview para dito kay Togashi. But supposedly, ngayong araw pa lang yan lalabas, ngayong November 21, pero nalik na. But then, sa interview na to ay nabanggit niya na yung patungkol dito sa ending ng Hunter x Hunter. So parang tatapusin na yata ni Togashi itong si Hunter. So medyo mahaba, marami yung nasabi ni Togashi sa interview, pero basa lang tayo ng konti dyan. At eto nga yung iilan sa mga sinabi niya. So Togashi's ending, for the ending, I have prepared 3 scenarios, A, B, and C, when considering the proportional reaction from readers ranging from satisfaction to dissatisfaction. The ending A is deemed satisfactory by 50% and unsatisfactory by 20%. This does not necessarily imply a high rating, but for me, reaching it will be secure in a way that doesn't complicate matters with excessive criticism in my belief. At ituloy pa nga natin dito, to give you a clearer picture, I will share scenario D, which fell out of the candidate scenarios for the ending. If fate takes me before finishing the manga, consider it the manga's ending. I would be happy if you forgive me for that. At so ayan, ay dito nga sa interview ni Togashi ay sinabi niya na naghanda siya ng 3 ending na scenario para nga dyan kay Hunter x Hunter. So yan nga si A, si B, at saka si C. At anong nangyari kasi dito sa interview niya, naratingan niya bawat scenario, bawat ending na ginawa niya sa pamagitan ng paglagay ng percentage dyan. So parang katulad dito kay ending A, satisfactory by 50% and unsatisfactory by 20%. So itong mga nakikita niyo na 20%, 50% dyan kay unsatisfactory at saka kay satisfactory, tayo yung mga readers nito ni Hunter x Hunter. So ayan, yung sa tingin ni Togashi na percentage ng reaction natin kapag nabasa natin yung ending A o si ending A. At iba yan kay ending B at saka kay ending C. So yun nga, nilagyan niya ng percentage, so magkakaiba sila. Pero sinabi rin naman dito ni Togashi na hanggat maaari, ayaw niyang umabot sa point na talagang gagawin niya yung isa sa mga senaryo nga dito sa 3 na to, kay A, kay B at saka kay C. Kasi meron dito na talagang 90% yung unsatisfactory natin. At ang gusto nga dito ni Togashi sana ay makagawa nga rin siya ng ending na talagang may enjoy natin, kasi yun naman daw talaga yung pinaka-goal niya. But then, ang paalala nga ni Togashi dito, if fate takes me before finishing the manga, consider it the manga's ending. I would be happy if you forgive me for that. So etong part lang talaga na to yung nakakalungkot nga dyan, kasi parang namamaalam na etong si Togashi. So hindi naman talagang namamaalam na, pero the fact na ganito yung sinasabi niya ay talagang kitang-kita nga na talagang hirap na etong si Togashi, kasi nga talagang di na ganun kaganda yung lagay niya. Alam naman natin na talagang malala yung sakit niya sa may likod. But anyways, ay tuloy nga tayo, dahil bagamat sinabi na nga ni Togashi na meron siyang 3 senaryong hinanda, pero yung ending neto ni A, ni B at saka ni C, yan yung hindi na dinetailed, yan yung hindi na sinabi ni Togashi dyan sa interview niya. So wala pang may alam. So kaya pwede pa rin naman talaga nating abangan kung ano yung ending na gagawin neto ni Togashi. Pero konting recap lang muna tayo dito sa manga ni Hunter, dahil kahit papano naman ay nakapag-release itong sila Togashi ng 10 chapter last year around mga October nga yata yun. At sa chapters na nga na yun,
yon ay dito lumabas na nagbalik itong si Hisoka at itong si Kurapika. Tuloy nga siya sa pagtuturo ng Nin at lumabas na rin itong Hailey family. Nag-start naman sila na pumatay at manggulo dun sa may Blackwell. At dito sa kabilang banda ay tuloy pa rin naman yung succession war nga na nagaganap sa mga prinsipe. At sa maliban pa dyan, yung isa pa sa mga highlights ay nakita nga natin yung backstory nito ng Phantom Troop o ng Ginryodan. So dito nakita nga natin kung paano nagsimula mabuo itong grupo na to at yung dahilan kung bakit sila nagbuo nga ng grupo na kung tawagin ay Phantom Troop. But then ay pagkatapos dito sa backstory ng Phantom Troop ay back to present na at makikita nga natin sa last chapter na itong Phantom Troop ay nakikipagtulungan na sila sa Shiyu family at saka sa Cha'ar family. At siya naman ay para tugisin itong si Hisoka. At so ayan ay so far sa 10 chapters na nai-release ay eto na nga yung nagaganap. So currently tinutugis na ng Phantom Troop itong si Hisoka. Yun nga lang natigil ulit itong pagre-release ng Hunter. Pero nung October 2 itong si Togashi ay nag-post nga siya ulit patungkol dito sa parang mag-i-start na siya na mag-drawing nga ulit dyan sa Hunter. At sinabi niya nga rito start over. So kaya nga marami natutuwa kasi nga magsisimula na ulit itong Hunter. Pero yun nga suddenly ay eto ay binalita ni Togashi na naghahanda na siya o may hinanda na siya na tatlong senaryo para nga sa ending nito ni Hunter. So sayang talaga kasi nga ang dami pang pwede mangyari dito sa Hunter. Tapos yun nga kalalabas lang ni Hisoka eh. Parehas na sila nang tutugisan nung Phantom Troop. Tapos pati yung kay Jing di pa natin alam hanggang ngayon kung ano yung Nin ability nun. Kung specialist pa siya, enhancer o kung ano man. Tapos di pa nga rin sila nakakatungtong dyan sa Dark Continent. So yan talaga yung isa eh, sa mga pinakinaabangan natin. So napakarami pa talagang dapat abangan dito kay Hunter. Ang dami pang mystery yung may re-reveal sana sa atin ito ni Togashi. Pero yun lang naman guys ay hindi pa naman ganun kasigurado kung tatapusin na kaagad ni Togashi itong si Hunter. Ang sinabi niya lang naman dyan na naghanda na nga siya ng tatlong senaryo para nga sa ending nito ni Hunter. So ipagdasal na lang talaga natin na sana nga umu-okay yung condition nito ni Togashi na gumaling pa nga siya para matapos niya itong si manga. Yung ano ba, matapos niya nung talagang kontento siya, nung satisfied siya dun sa nagawa ng ending o nagawa ng istorya dito sa Hunter x Hunter. At so ayan ay pagkatapos nito is yan guys. So hanggang dito lang itong update natin ito. At ayan ay sinisimulan ko pa naman itong manga series si Hunter natin kasi nga dyan ako nagsimula eh, kay Hunter x Hunter dun sa may Dark Continent Expedition arc o yung iba nga tinatawag na Succession War arc yun. So nandun yun sa may second channel natin at saka dito po kay Facebook page natin. So yun pala, huwag nyo kalimutan na i-follow itong si Facebook page natin. So yung mga links niya ni second channel at saka ni Facebook page nandiyan lang po sa may comment section natin. So paki-check na lang sila. At so yun lang naman guys at ayan nga ay maraming maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. At so eto na si pambansang intro ni Hunter natin.